Sus, of the moment. Shit. At dito pa rin ako sa recovery room. Papakita ko sa inyo. Recovery room. Saka pala ko gumanon. Kaya mo lang. Kaya mo yan. I'm a fighter. Kaya na yung itsura. Shit. Kaya pa ba? Ay, sorry. May tumutulog. Ito na naman po yung masakit. Magtatanggal na naman tayo. Ito lang yung masakit, guys, kasi wala tong anesthesia eh. Tapos... And my actual peg for my revision is, this is the reason kung bakit yung iba, they just choose to do things nang hindi sinasabi sa ibang tao, because some people are really quick to judge and nauunang mag-type yung daliri natin regarding things nang hindi natin naiisip na maigi yung sasabihin natin sa social media. For me, yun yung basic costs na kailangan yung i-cover when you're trying to get or saving for a rhinoplasty, kasi maraming nagtatanong sa akin. If you're planning to get your nose done, please don't just save up for the actual cost. So for example, sinabi ko sa inyo na possibly abot kayo ng 95k, don't just save up for that cost. Hi everyone, it's me, Via, your coffee-fueled beauty enthusiast and wanderer. So welcome back to my channel, and as you can see from the title, isa to sa mga pinaka nire-request niyong video sa akin. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa for today's video. This video is about my rhinoplasty revision story. Ayan. So hindi ko na maalala, 2020 po ba yun nung nag-share po ako ng una kong rhinoplasty related video na nagkukwento lang po na magpapagawa ako ng ilong. So yun na nga, medyo malayo na yung pagitan natin nung update, ano, and marami na rin nangyari in between bago pa ako nakagawa ulit nitong update video ko. So una, gusto ko na humingi ng pasensya sa tagal nung agwat ng mga videos, and pangalawa, gusto kong mag-thank you dun sa mga nag-aantay pa rin. So if you are here para makibalita sa aking rhinoplasty journey, sa revision, sa lahat, sa kwento ng pagpaparetoke ko ng ilong, ng pagpapagawa, ayan, please keep on watching. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa kasi meron akong notebook dito, pero hindi ko talaga actually nasulat yung mga pangyayari. Dito na lang sa pagkakaalala ko, at good luck sa akin. Babalikan ko lang ng onti yung unang video kasi medyo maraming kailangang linawin dun sa unang pagkakagawa. So, first surgery natin was only a tip-plasty, and then okay naman siya sa akin. Alam nyo, the recovery was a bliss. Hindi siya sobrang mahirap considering that was my first surgery ever. Hindi ako nahirapang mag-recover. When it comes to the wound, sa management and sa pamamaga, mabilis akong nakabalik sa normal life ko. Nakapag-workout din ako agad after a few months. Walang restrictions, walang complications whatsoever. But yung naging problem natin doon, this is why, eto na. Hindi ko talaga siya napansin nung una, to be very honest with you guys. Whenever I look at the mirror, I am happy with my results. That was not until I made the video ng suture removal, kineme-kineme, ganyan. Actually, nabigyan ako ng tamang expectations ng doktor ko that the healing time and progress might take a while talaga. So I know that by the time I was filming that suture removal, it was too early for me to do a video. I was just very excited. I really told you guys na namamaga pa siya and it's not yet the final result. Ganyan. And syempre, marami naman yung nakapansin na hindi nga siya sobrang symmetrical for my face. Oh wait lang ha, mag-explain ako. Teka lang. Pero that time, I was never bothered by it kasi it was my choice. That time na I consulted my doctor, she really wanted me to have a Gore-Tex rhinoplasty. But yung ibang tao, they would join Facebook groups and go so deep on their research when it comes to these types of things, yung implants, ganyan, para maklarify talaga nila kung anong gusto nila. Ako kasi, that time, takot ako sa implants. Kaya rin nagpa-consult ako kay Doc, I was really specific na, Doc, baka pwede itry muna natin ng walang implant. Baka pwedeng tip-plasty lang muna, which is the tip lang. But the problem is, sinabi na niya sa akin noon, sa unang consultation namin, that my bridge, itong mismong bridge ng nose ko, yung hindi pantay. Mind you ha, I know that my face is really not symmetrical. Alam ko na hindi naman super pantay yung face ko. Sa iba, big deal yun. Sa akin, hindi. Kasi it's the body, parang natural sa kanya na may parts na hindi pantay. If you know, if you're aware. So, okay lang sa akin if may konting asymmetry since that's
natural. Ando na nga sa point na sabi ni Doc, kasi nagpagawa ka na rin. So, we might as well be able to correct the asymmetry. Sige, fast forward. I waited 6 to 8 months yata. Baka, Doc, when the swelling subsides, it can be less noticeable na hindi siya pantay. Kaya lang, ako na yung nabother. Nag-start ako mabother nung nababother na kayo. Na parang, oo nga, baka sige, ano. That was when I started rethinking my choices. Ayan. Baka nga, tama na dapat sinunod ko si Doc na nag-Gore-Tex na kami. My doctor, I freaking swear, is one of the best you can have. Hindi kanya pababayaan sa post-op care, sa mental health mo, sa emotional health mo. You can really come to her for the post-op care. At saka yun nga, makakausap mo about these things. And I'm like, Doc, do you think if I get a revision, ma-address natin to? Do you think I need a revision? And then she said, nasa sayo yan. Sa iba, tiplasty is already okay. Pero for her lang naman daw, she really says her honest opinion. Sabi niya, may igaganda pa daw yung nose with a Gore-Tex implant. And that was the time na I said, sige na Doc, let's schedule it. So, 2021, that is around May ata. Ayun na, in-schedule yung revision rhinoplasty ko. And then, she discussed what's going to happen. She said she's going to put a very mababang Gore-Tex implant, which I want. Kasi ayoko naman ng super tumaas yung dito ko. Hindi ganun kalaki yung face ko, so wala masyadong space. Plus, sabi rin ni Doc, I have very thin skin. So, konti lang yung difference na gagawin natin dito. Mabilis mahihila yung eyes ko. Ayokong mangyari yun. So, yun yung sinabi ko sa kanya. I want a very natural looking bridge. Hi guys, so today is March 26, 2021 and tomorrow is my second rhinoplasty. So nostalgic to say that. Pero, since marami sa inyo ang nagtatanong kung magkano yung mga nagastos, mga ganyang bagay, pumunta lang kami ng Mercury. So, Mercury Hall. My experience, ito yung mga kailangan ko na. Pera lang sa diaper ng aking anak na biglaan ko lang binili. Ito yung resibo. 2,268.25 pesos para sa 40 items or 40 pieces na mga gamot. I have antibiotics. Ng alcohol. Nasal spray. I believe ito yung para sa pain. Ito yung pain reliever. Pagpasensya niyo rin malilikot sa likod. I have these 3 pieces. Hemostan. I part ng pre-op meds ko. So I'm supposed to take this before the surgery. Alnex. Cetirizine, lahat to. These are oval pads, yung malalaking size na ganyan. Kasi yung ganitong size ng cotton pads, feeling ko, this is not enough. Kasi bawal akong maghilamos for a few days, so kailangan ko to ulit. More Q-tips, kasi kailangan mo rin to panglinis ng ilong. And lastly, 4 na, ito yung hindi ko nabili noon na I wish binili ko agad-agad. Kasi kailangan ko talaga siya first day after operation. These are gauze bandages or gauze pads. 4x4 to. Technically, ito yung pamumunas mo ng kinesis. Kasi ko na ako natutulog. So, kailangan yan. Clear na contact lenses. They come in these packets na ganyan. I have a feeling na hindi ako pagagamitin ni Doc ng glasses ko for a few weeks, I think. So, kailangan ko to. Gana po tayo at natutulog. Pero kahit di natulog, nakakuha pa rin mag-lifting. Siyempre, lifting is life. Turbo T's na anesthesia. So here we go again. So why you gonna lift it? So then ito yung tsura ko. Ayan po, yung tanan ko. Parang mas mahina ako ngayon kesa nung una. So, una naglakad agad ako. Baka na kagawa man nun. Kaya mo, ma'am. Kaya ko yan. Viper. Oh, ako girl. So, as of the moment. Shit. Dito ba rin ako sa recovery room? Papakita ko sa inyo. Recovery room. Diyan sa kabila yung OR. Dito na ako sa kabilang pinto. Meron ako sa SB, care of Doc Mads. Thank you.
Tapos, habang nandito ako, casually, nagpapahiya at natutulog, ECQ na daw ulit, mga besh. So, good luck talaga. Natulog na ako ng 6 hours. ECQ na. Feeling ko, mas masakit itong surgery na to kasi dun sa nauna. Sasabihin ko na agad. Yung nauna, pa-chill-chill lang ako. Pero ito, nararamdaman ko everywhere. Masakit yung lips ko, manhinsya. Masakit yung mga ganito ko. At dito, masakit. So, mas maraming masakit. But, ginusto ko to. So, kailangan ko panindigan. Sure. Siguro mamaya magkakabit na ako ng contacts para naman may makita na ako. Now, stay safe. ECQ na. Good luck. May kasamang si Pondo. Hi guys, ganito yung tsura ko ngayon. Shit, grabe, parang hindi ako Tom. Mukha ko nakagat ng 10 bubuyog. Grabe, sobrang maga yung mukha ko. Nagpakuha na ako ng cold compress kasi sobrang maga na. Ganito yung tsura ko ngayon, nakahiga lang ako. Ayan, tapos may bed pillow kasi bawal akong tumagilid. Dahil na yung tsura ko, shit. Kaya pa ba? Ay, sorry, may tumutulo. Mukha rabbit. Sorry, bawal pala tumawa. Nagko-cold compress lang ako. Kailangan nyo rin pala to, cold compress. Lalo na if may implant kayo. So, bili na rin lang kayo ng ganito. Hi guys! Surprise! Yung itsura ko, past 3 PM na ngayon. 2 PM na ako bumangon today. Ayan, kakapaligo ko lang sa kanya. Kahit ganito yung condition ko, I still have to take care of them. Kasi being a mom doesn't stop there. Nililimit ko na lang na magsyambuhan-buhatin, ganun. Pero ayan, nakagawa ko pa siyang paliguan. Ang sexy pa! Sorry! Ito na naman po yung masakit. Magtatanggal na naman tayo. Ito lang yung masakit guys kasi wala tong anesthesia eh. Tapos tiisin mo talaga pero kailangan niya lang huminga in between. Pag hihilaan siya, hinga lang kinumalalim like ganun. Ayun na itsura niya. Mga sis. Ito po yung nurse natin. Hi! Happy ni Doc. Kasi holiday po ngayon, di ba, Doc? Oo. Ayun. Wow! Sorry! Masyado mataas, no? Ay, opo, Doc. Ang ganda. Ang ganda. Pag bumaba ito, pag bumaba pa yun, kasi mag-aaral, yun. Para kasi, di ba, deviated ang bridge mo talaga, di ba? Opo. So, yun, yan, naayos na. Antay diretso na, na sure. May pag-iyak. Nakatahig po si Gore-Tex. Para nakatik-sip siya. Uy, ang ganda doon. Sanlayad susunod kayo sa doktor. Tama. Well, depende rin naman sa patients. Pero minsan, hindi talaga siya nakukuha sa one surgery lang. Hindi mga times. And it's okay. Mga tao, pag nagpangalawang surgery ka na, parang it's negative. Hindi naman. Oh, alam niya na. So, hindi ako mag-explain masyado. Flow namin ito pag hindi na ako. What I learned more, alam niyo ba, yung unang-una kong rhino, wala akong peg nun. As in, Doc, bahala ka na. Gusto ko lang po, tiplasty. Basta specific, gusto ko lang po, tiplasty. Mawala yung pagka-bulbos ng nose ko and I'm happy, lumiit siya, okay na. Pero this time, I actually really did have a peg na parang during the time na nag-iisip ako ng papa-revision ako, sulitin na natin, sige, mag-ano tayo, mag-isip tayo, sino bang cute yung nose na parang carry sa akin. And my actual peg for my revision is Jenny Kim. Ayan. Itong specific photo na to, yung sinend ko kay Doc na, Doc, ito na, I found the one. Ito po yung gusto kong kamukha na nose. Although, setting your expectations straight, hindi man talaga nakukuha 100% yung peg mo, but it helps your surgeon to know kung ano yung gusto mong kalabasan. And he or she will actually tell you if pasok siya, if bagay siya sa facial features mo. Ayan, si Miss Jenny Kim po yung pineg ko for my revision. Sabi ko, I wanted a straight nose. Ayoko nang nakaslow. I know, yun yung uso. Recently, I joined the rhinoplasty groups and uso ngayon yung nakaslope ng pangmalakasan pero that's just not my cup of tea. For me, it looks good on other people. Di ko kaya yung panglabanan na nose na ganun. Gusto ko lang yung cute lang, chill lang siya dyan and yun. For my rhinoplasty revision, we scheduled it around May. This time, I must say, I am more prepared na. Pin-repair ko na yung mga kailangan ko, like gamot, yung mga gasa, yung everything else. Kasi nung last time, saka ko palang na-realize na kailangan ko ng something nung tapos na. Pero this time, I already have everything that I need. Healing took a little while more. So, yung swelling ko, what I got from the revision nung my Gore-Tex na sis was way, way more than the tiplasty. Kung nakita niyo ako nung tiplasty, sobrang konti lang ng pamamaga ko. Kasi ito lang yung ginalaw eh. Pero sis, nung Gore-Tex,
Everything is swelling. Pero hindi naman yung kagaya ng iba na may pasa dito, na ganyan. Pero ang tender rin ng swelling ko nun, like, hindi ko makilala yung sarili ko. But the great thing is, around the time that I got the revision, I was already hired noong 2021. So imagine nyo, nahiya ako sa boss ko magpaalam eh, kasi ilong lang naman to, tapos surgery to. So taste ganda ka, girl. Hindi ako nagpaalam ng mahabang off or ng mahabang leave. Pina-schedule ko ata yung rhinoplasty ng umaga ng Saturday, and then Sunday lang yung pahinga ko. Monday, pumasok na ako. Ayun, basta then open naman ako sa iba eh. Okay lang sa akin, makita nilang namamaga ako at my worst. Basta hindi ako umaabsent sa trabaho, ganon. So Gore-Tex, mas matagal yung swelling, definitely. Then sa 6 months, saka lang ako umukoy, okay? And then, saka lang siya bumaba. And then, my alars are also, like, swelling like that. May isa pa nga nag-comment sa akin na, ano eh, your alars look too wide. Na parang ako, pag titignan ko yung alars ko, para na siyang, guys, ganun, no? Yung bigas na shape. So, parang sabi ko, paano pa ako makakahinga pag binawasan pa yung alars ko? Sabi rin ni Doc, don't listen, kasi nga, hindi siya wide, as in, sis, konting-konti na lang po yung balat ko dito sa gilid. So, kapag ka pinakat pa natin yan, hindi na po ako makakahinga. By the way pala ha, isa pa to sa i-address ko, yung alars. Magkaiba sila, like, yung shape ng isa ay pa ganun, tapos yung shape ng isa ay pa ganun, pataas. So, hindi mo talaga siya 100% mapapantay if you are born with pantay na alars. Oh my God, good for you. Nalaman ko ngayon na hindi pala talaga lahat ng tao ay pareho yung tubo ng alars nila. Ang weird, no? E, syempre dati, mababang-mababa yung dito ko. So, hindi mo halata na hindi pantay yung alars ko. The time na na-lift yung tip, dun ko mas na-realize na, hindi nga pantay yung butas ng ilong ko. Pero dati, hindi ko nalalaman yung mga ganyang bagay. So, ayun. Despite the fact that I got a rhinoplasty revision, I still wanted a natural-looking nose. Time nga na parang feeling ko, ang taas pa nung Gore-Tex ko, tapos ang taas nung tip ko. Nahiya akong magtanggal ng mask pagkakain sa labas kasi feeling ko, sa ilong ko unang titingin yung mga tao na, wow! Carry ko lang yung low-key lang na ganyan. My only concern naman, diba, sabi ko sa inyo with my nose was that it looks circular when I look at the camera. In person, hindi naman siya kasi ganun kalapad talaga. It's just that the camera flattens my face and lumalapad lahat ng features ko, including my nose, kahit hanggang ngayon. Kasi the angle, ganyan, maliit lang naman yung room ko. Hindi ko kayang dayain yung angulo ko hanggang ganyan lang tayo. For the revision, na-address lahat nung gusto kong ma-address when it comes to my nose. So, ayun, the revision was a Gore-Tex and another tip plasty para sa mga nagtatanong. Filming this right now, lalagay ko na lang din dito. Mas madali sa akin mag-compute habang nag-edit ako kung gano'n nakatagal itong nose by the time I am filming. Pero definitely, wala pa pong 1 year ito. Hindi ko sure if bababa pa siya. Pero for me, carry na siya. Kung bumaba man siya, okay. Kung bumaba siya dito, okay. Kung hindi, okay na din. Kasi hindi naman siya nakaka-bother sa face ko. Nabi ko na-receive na, hindi naman siya hate comments, more on criticisms dun sa first. Hindi naman siya sobrang criticism, ano. I don't think people meant to be mean. They were just very curious and then mabilis na talaga sila mag-comment. For those saying that it was collapsed, it was ganito, ganyan, don't be so quick to judge. Yun lang yung message ko out there na gusto ko maiwan. Before I end this video, please, to anybody out there and dun sa mga nag-open up about their journey, this is the reason kung bakit yung iba, they just choose to do things nang hindi sinasabi sa ibang tao because some people are really quick to judge and nauunang mag-type yung daliri natin regarding things nang hindi natin naiisip na maigi yung sasabihin natin sa social media. Napansin ko rin yan nung pinanood ko yung mga lumang beauty videos ko. Ay, oo nga, hindi talaga siya. As in, tabingi talaga yung nose ko. Pero alam ko yon kahit nung bata pa ako eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, diba, nagpagawa ko because I can't do a nose line, mga sis. Ang babaw, diba? Hindi ako makapag nose line dahil lalong tumatabingi tingnan yung nose ko. So, ayun, I'm just very happy and contented after this revision. So, dun na po tayo sa madalas nyo ring tinatanong, magkano, paano at saan. Mag-focus na lang tayo sa actual cost nung revision na with the Gore-Tex. Hindi ko na i-include si unang tip plasty kasi nalagay ko na yun sa video. Sa pagkakaalala ko, if tama, ang starting ni Doc ay around 85,000 pag Gore-Tex rhinoplasty. But since naging influencer nga rin po pala ako ng clinic, although lahat po nung procedures ko na surgery, babayad po ako. Disclaimer lang, ang binibigay lang sa akin ni Doc ay exclusive influencer discount because I
chose to open up about my journey and then ni-share ko kung saan clinic ako nagpagawa at nagpapagawa nung sa mga skin concerns ko. So may discount po ako. Etong Gore-Tex Plus Tip Plasticol na last is 70,000 pesos if I'm not mistaken. And then the time that I got my revision, hindi na pwedeng rapid test. You have to have an RT-PCR test. So that is, ito ang hirap, may memory gap na ako. 3-5 nung time na yon. And then next, medications. Parang medications including the gauze bandages, yung mga cotton buds. Ilagay nyo na siya na nasa 3,000 pesos plus laboratories. Dito ko sa High Precision, malapit sa amin nagpapa blood work. That's around parang 2,000 pesos. So, 5K for the meds and laboratories. For me, yun yung basic costs na kailangan nyong i-cover when you're trying to get or saving for a rhinoplasty kasi maraming nagtatanong sa akin. Bago ko i-end tong video, bilang we're talking about revision dito, no, just gonna say it straightforward. If you're planning to get your nose done, please don't just save up for the actual cost. So for example, sinabi ko sa inyo na possibly abot kayo ng 95K, don't just save up for that cost. Mag-allot din kayo ng savings ng extra money ninyo just in case. Just like me, you'll need a revision. And marami ako nababasa sa groups ng possible nga na since it's a foreign object that you're putting into your body, pwedeng magkaroon ng rejection. So for further na mga complications, just in case lang, paglaanan nyo din yun. The possibility of getting a revision and an infection, please keep your mind open and keep yourself ready for that financially and emotionally and mentally. Yun lang. This video kasi focuses on my rhinoplasty revision story. Pero marami pa akong gustong sabihin, pero para dun na kasi siya sa next video, which is the 5 things or maybe 10 things I learned after having a rhinoplasty. Gusto ko yung i-share sa inyo. So if you want to further find out about that, please feel free to hit that subscribe button and the bell button beside it to be notified pag na-post na yun. Putting that aside, ayan na, before I end this video, this is my current nose. A few months after my revision, a Gore-Tex implant and cartilage pala sa ear. Sorry, nakalimutan ko sa ayan, nandito. Mga kinuha. So, you can't see my ears anymore. Charing. May cartilage pa yan, guys. May tenga pa ako. Hindi lang halata. Sobrang liit na kasi ng tenga ko to begin with it. Tapos isipin ninyo na, ano, kinuhaan pa kayo nilipat sa ilong nyo. Eh di, ayan, sobrang liit na talaga. Charing. Hindi nababawasan yung tenga, guys. Yung incision nandito. So, tago naman siya. I must say na magaling mag-harvest si Doc Mads ng cartilage kasi hindi mo mahalata eh na nabawasan yung tenga. Ganun. So, that's about it for my rhinoplasty revision. If you have any more questions, I am willing to converse in the comment section down below. Kung may comments kayo or kung may nakalimutan akong sabihin dito sa video, may tanong pa kayo, just comment it down below. Let's talk in the comment section. I hope you like this video and learned something new today. If you do, please don't hesitate to hit the like button, leave a comment, and I hope by this time you are already subscribed and having notifications na from my channel. Ayan. Thank you so much for watching this video. I will see you on my next one. Bye-bye!